We're recording. We are recording. What's up guys? Your boy, GK Boy. Back at it again. At kumusta po kayo? Hello. And hello again. And hi. And hello. Ang daming greetings nun, no? Haha. Alam niyo pa yung madami? Yung mga bumibili sa online ngayon. Diba? Kung isa ka doon, I don't judge you. You know what I'm saying? And I understand. Dahil syempre, nag-COVID po, ano? At di tayo makalabas. So, we order online. And also, dahil COVID, marami po sa ating nahihirapan. Right? Ang pag-uusapan po natin ngayon, basically is, ano ang susundan mo? Yung budget mo o yung cravings mo? Wow. I understand, you know? At kapag pag-uusapan natin to, know that deep in my mind kausap ko yung sarili ko. Anyway, number one, ano po ang ating kailangan sundan? I think it's very important for us to distinguish our needs and our wants. Ayan, very important po, no? Kasi kailangan mag-prioritize tayo sa mga kailangan nating bilhin. So, yung mga kailangan muna, yung needs mo, ano yung mga priorities mo? So, yung mga kailangan bayaran, electricity, bills, tuition, responsibilities, na kapag hindi mo nabili yun, talagang maaapektuhan yung buhay mo. Needs muna. Ayan. Yung mga wants mo naman, alam mo yun, gusto mo lang, pero kailangan mo ba? Not necessarily. Kaya napaisip ako, di ba, minsan ganyan si Lord? Minsan nananalangin tayo, tapos di siya sasagot. Kasi pala, hindi niya sinasagot yon. Kasi wants lang pala, pero hindi natin siya need. Ooh. So, kailangan natin ay yung kailangan natin. Wordplay, di ba? What we need is the needs. You know what I'm saying? Yun muna. Basically, budget muna po ang ating i-prioritize. Am I saying that cravings are wrong? Of course not. Lahat tayo may ganun eh. Lahat tayo may cravings, iba-iba lang. Milk tea, coffee, pizza, tinapay, whatever that is. Let's live with our means. Cravings in and itself is neutral for me. Kailan siya nagiging masama? Kapag mas inuuna na po natin yung wants natin, tapos yung needs natin napapabayaan, di ba? Kasi okay lang naman, di ba? Kuwari, you work hard for a week, stress ka, it's okay to reward yourself, di ba? It's okay. Pero what's not okay is that everyday mo na siya to the point na naa-addict ka na. No, Jake? Reward yan eh. May rinereward ka kapag may taong nagpagod, may taong nagsipag. Yung tanong, may ginawa mo tayo, may na-accomplish tayo, or we're just getting the cravings kasi wala tayong magawa. Nainip ako ngayon, bili nga ako ng PS4. Sana all ganun, no? Hey, bili nga ako ng Starbucks. You know, I'm not saying that's bad. I'm just saying it's not wise. Kasi kung napapabayaan yung needs, tapos yung wants ang hinahabol natin, delikado po yun. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10:23, next verse, gusto mo yan? I have the right to do anything, but not everything is beneficial. Ayan. Di naman bawal, pero hindi lahat nakakabuti. So, needs muna bago ang wants. Number two, yung financial goals natin. Yun. I think it's very important for us to set our goals. Kapag meron ka ng obligasyon, you're a parent, you're a grown-up, may mga kailangan ka ng bayaran. Pero paano kung bata ka, di ba? Na wala ka pa masyadong obligasyon, humihingi ka pa ng baon. Madalas sa atin, no, ang sinusundan natin ay yung puso at yung tiyan natin, di ba? Yung emotions natin. Gusto kong bumili ganyan, di ba? Pag bata ka, mabili ba ako ng robot? Bibili ka, tapos mga siguro mga 2 months lang pagsasawaan mo. Kasi want mo siya, hindi mo siya need. Pero ang naging basis for our decisions ay ating emotion. Diba? Di naman natin masyadong pinag-isipan. Pure emotions lang. No? Kaya delikado po yun kapag wala kang goals. Kasi yung goals, pag-iisipan mo yan, may foresight ka, may analytics, strategy. It is based on what we need for the long run. Yung emotions natin, wala. Impulsive, diba? Kaya importante po na meron tayong goals. Set your goals. Set your priorities. Ano yung mga gusto mong pag-ipunan? Kotse, cellphone, yung mga investment, no, sa future kailangan niya. Sabi sa Proverbs 29:18, no, verse again. Where there is no vision, people will perish. So, kung wala kang goals, tapos laging short-term ang gusto natin, yung mga impulsive lang, mapapahamak tayo, masasayang pa yung mga pera natin. Gusto mo yon. At sabi po sa Philippians 3:19, their destiny is destruction, their God is their stomach, their glory is in their shame, their mind is set on earthly things. Grabe, no? Medyo tinamaan ako dun sa their God is their stomach. Kasi minsan, di ba, susundan natin yung chan natin, no? Yung parang, eh, nagki-crave ako ng ganito. And once na lagi nating pinagbigyan ang chan without thinking about it really, mas denominate na tayo ng hungers at cravings natin, mas mapapahamak tayo. Maubos na yung pera mo at puro wants lang, di ba? Di ka pa nakaipon. Kapag bibili tayo, isipin natin kung needs ba to, priority to, you know what I'm saying? O gusto ko lang kasi wala akong magawa. O gusto ko lang kasi nagki-crave ako. Know where you draw the line. Basta, wag tatamaan ang needs. And lastly, balance. Balance lang, no? Personally, I think it's not really itong dalawang to na cravings at budget, hindi siya magkaaway. Well, struggle ko yan kasi ako po, 23 years old pa lang po ako, na-addict ako sa kape. Well, to be honest, ang kape po, necessity nating lahat yan. Syempre, we do it for work, for thesis, whatever that is na kinabibisihan mo. Pero mas nagiging na siyang delikado kapag na-addict ka na. Tama po ba? Ako po, sobrang na-addict to the point na siguro nakaka-twice or thrice a day ako. Every day. Grabe po yung gastos nun, di ba? Tapos, ang nangyari, tumaas yung uric acid ko at 23 years old, di ba? Maganda ba yun? Syempre, hindi. Pero dahil
dahil sinundan ko ang tiyan ko at na-addict ako dito, mas napahamak ako. Nagastos ko na yung pera ko, pati yung physical health ko, tinamaan. Di pa ako nakatulog. So what am I saying? Masama ba yung kape? No. Gusto mo yan? No. Nagiging masama lang ang pag-inom ng kape kapag sumusobra. Diba? Sabi nga nila, pag sumusobra o pag sobrang konti, mali. Kaya naintindihan ko na yung sa Psalm 23 eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag si Lord yung shepherd natin, we will not want. Pero paano kung yung naging shepherd natin ay yung mga cravings natin? Of course, kung hindi si Lord yung shepherd, we will always want. You know what I'm saying? So ang nangyari sa akin, yung kape, yung cravings ko, yun yung naging shepherd. Kaya lagi akong na-addict, gusto ko pa. Pero kung si Lord ang shepherd mo, magiging kontento ka. So basically, kapag na-addict na tayo sa wants, nagiging dependent na tayo sa mga cravings na yan, delikado na po. Nagiging masama na siya. Tapos napapabayaan yung needs natin. Ayan. Check muna po yung budget. Unahin muna yung needs. Mandatory yung needs. Yung wants, optional lang. Don't get me wrong. Please reward yourself kapag napagod ka. Huwag lang aabusuhin. Gusto mo yun. So the question is, what do we follow? Our budget or our cravings? May I suggest a third option, ladies and gentlemen? Follow God. Wow. Kasi kapag si Lord ang inuna mo, isasatisfy niya yung needs mo at yung wants mo. Diba sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So unahin mo si Lord. Siya ang magdadirect sa'yo paano mo ibabudget yung budget mo at paano ka rin niya i-re-reward at i-comfort ni Lord kapag pagod ka. Gusto mo yon? Spiritual na? Practical pa? San ka pa? Tama ba yan, breakers? Okay, God bless. I hope you learned something today. I hope I learned something today kasi kausap ko po yung sarili ko. God bless!